Palabra de Xangai, para a outra. Lalim na tulay. Ngayon tulay niya. Tulay ng Orabe. In, out. Yeah, pasok na ako sa lalim na tulay. Malapit lang ito dito sa Mission Bay. Tulay ito na nag-PP bridge. Ayun, ginagawa yung ano. Ginagawa yung tulay, nagtatayo sila ng pustik dyan. Kaya inarangan yung taas, hindi makapaminggit siya sa gilid. Pero ginagawa doon, oh. May bako doon. Pwede maminggit doon sa ibabaw. Kasi meron ng harang, meron ginagawang meron tower crane sa ibabaw ng tulay. Kaya hindi ako makapamingwit doon, kaya ginagmitan ko na ng bangka. Kaso meron ng ano, meron ng harang, oh, ginagawa. Magtatayo ata dyan ng puste, baka mabaguhin yung tulay dito. Kaya hindi na makapamingwit niya sa gilid. May puste na, oh, may mga puste sa gilid. Kaya gumamit ako ng bangka para makalapit lang dito. Ako maglalaglag ng pamilya. Dito lang ako sa may palapit sa batuhan. Baka mayroon naliligo na kimpis dito. Ang bahay ko yung live bike. Sakay, dito na ako. Dito na ako naglaglag ng pamingwit. Meron ako ditong live bait na pamunupain. Yellow tail. Maling-galing ako ng Mission Bay. Namingwit muna ako doon ng yellow tail na buha. Para pang lalive bait ko. Buhay yung pain ko. Baka sakaling makajakpat dito ng kingfish. So, buhay ito na king ano, yellow tail. Tulog ko pa. Plus. Bait ang pinapain ko para malakihan ang hinuhuli ko na isda. Ganda pag malaki ang isda na huli rin yung mga electric, sarap kumatak ng malaking isda. Suportang tali sakaling hatake mo ng malaking isda, nakatali sa bangka ito. Antay dito sa dagat.
Distansya-distansya yung mga pamingwin. Parang hindi, kasi buhay siya, naglalangoy-langoy eh. Magsasalo-salo kung sila doon sa ano. Kailangan distansya yung ano. Pataw. Ay, ganito ng panahon. May araw. Tinay lang, sukat. Sayang. Number 6. Yang minimum 25. Lalo na lang bang kayong isda?